di ba? Hindi pa siya gumagana, hindi pa umiikot. Pero pagka sinwitch ko yan, yan. So, kamusta kayo guys? Nandito naman ako tagbabalik para sa isang panibagong DIY. Yan. Ang gagawin natin ngayon sa video ng ito ay gagawa ako ngayon ng DIY record player. Pero yung record player na to guys ay kakaiba dahil ito ay di Bluetooth, hindi katulad sa karaniwang record player na alam nyo. Itong record player na gagawin ko ay gawa sa karton. Pero kahit gawa ito sa karton ay siguraduhin natin yung tibay at yung syempre yung ganda para pagmukha talaga siyang record player. Tapos ituturo pa rin sa inyo ng step by step para kung sakaling gusto nyo magkaroon ng sarili nyong record player, itong video na to ay para sa inyo guys. Kaya simulan na natin guys. So nandito tayo ngayon sa first step ng kung saan, kung makikita nyo, meron ako ditong karton na iba't iba yung kanilang mga sukat. Yan. Ito sa itong karton na to, ito yung pinakataas. Kung mapansin nyo, may butas na rin. Yan. Kasi dito may ilalagay ako dyan mamaya. Sa pagkuha nitong butas, nagline lang ako mula dito. So dito. Sa kanto. Sa bawat kanto para makuha ko yung center. Yung length niya ay 23 cm. Yan. Tapos, yung width niya ay 24 cm. Tapos dito naman, iba to. Ito naman yung pinaka-ilalim. Yan. Tapos, yung length niya ay 24 cm. Tapos yung width naman niya ay 21.5 cm. Yan. Pero yung 24 na centimeter dito sa length niya ay babawasan pa natin yun mamaya. Yan. Tapos dito naman, mapapansin nyo, meron ako ditong apat na pare-pareho lang yung sukat nito guys. Yan. Ang sukat nito ay yung length niya ay 8 cm. Tapos yung width naman niya ay 23 cm. Yan. Ito kasi yung mga karton na to, ito yung magiging pinaka bahay. Yan. Na gagawin nating DIY. Tapos mamaya babalutan ko na rin to. Yan, putan tayo sa next step. So guys, andito tayo sa step na kung mapapansin nyo, yan, nabalot ako na siya ng sticker wallpaper. Yan, yung wood style ulit kasi ito lang naman yung nag-iisa kong sticker wallpaper. Yan, tapos yung sinasabi ko kanina sa first step na may babawasan ako. Yan, binawasan ko na yung length niya. Nung una kasi 24. Kaya ngayon naging 23 cm na lang siya. Yan, binawasan ko siya. Tapos ang gagawin natin ngayon sa step na to ay gagamit tayo ngayon dito ng glue gun. Yan. Tapos pag didikit-dikitin na natin to, yung mga karton, para makagawa na tayo nung lalagyan ng ating gagawing DIY. Yan. Kaya simulan na natin guys. Guys, tapos na. Idikit na natin. Napagdikit-dikit na natin. Tapos, yung dito sa may likod, hindi ko muna ilalagay dahil may ilalagay pa ako doon.
Yan. Mapapansin nyo, sa loob ay hindi tapos yung pagkakabalot. Pero okay lang yon dahil ang importante yung labas. Yan. Tsaka hindi naman to makikita na to guys. Yung loob. Kaya hindi ko na binuo ng balot. Yan. Kaya next step na tayo guys. So guys, nandito tayo sa step na kung mapapansin nyo ulit, ito yung pinaka Bluetooth speaker natin guys. Yan. Kung may Bluetooth speaker kayo, pwede nyo gamitin yun guys. At kung wala naman, pwede kayong umorder sa mga Lazada at may mabibilan naman kayo ng ganito. Yan. Pero dito sa case ko ay ginamit ko yung Bluetooth speaker ko. Yan. Tapos ang gagawin ngayon natin dito ay yan. Mapansin nyo ulit, andito na yung sa pang taas na part, tapos ito yung sa pinakalikod. Gagawin natin ngayon dito ay magsusukat tayo. At kailangan ito ay mailagay natin yan ng parang paganyan. Yan. Kaya kailangan natin magsukat ngayon guys. So, yun na guys. Okay na. Nailagay na natin. Yan. Magiging ganyan ang itsura niya guys. Pwede natin itong balutan. Ito. Tsaka ito. Yung sticker wallpaper ulit. Tapos, putan tayo sa next step. So, guys. Nandito tayo sa step na kung saan. Nakikita nyo ngayon dito na meron na ditong butas. Itong butas na to ay yung sa may speaker. Yan, para dun lalabas yung tunog ng speaker. Yan. Hindi ko pa siya tinatapos kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano gagawin kung pagbubutas kasi nalagyan ko to ng design guys. Yan. Para hindi siya plain lang na paganyan-ganyan na katulad sa mga normal na ano, speaker. Yan. Kaya simulan na natin guys. Guys, okay na to. Ayan, ang importante lang naman ay may lalabasan ng tunog yung speaker. Yan. So, next step na tayo guys. Okay guys, dito sa step na to ay gagamit ulit ako dito ng glue gun, glue stick. Yan, para mapagdikit na natin ito dito. Yan, parang ganyan. Kaya, simulan na natin. Okay na, naidikit na natin. At pwede tayong tumipat sa next step. Andito tayo ngayon sa step na kung saan makikita nyo. Meron ako ditong speaker. Yan. 2 ohms, 5 watts. Yan. Tapos meron ako ditong switch. Tapos yung dynamo. Yan. Tapos battery, rechargeable battery. Yan. Tapos gagamit tayo ng soldering wire. Tapos, soldering iron. Yan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko iwa-wirings ngayon to. Kaya,
simulan ko na guys. Tapos na ang pagwa-wiring. Testing na lang natin kung gagana. Tapos pagka gumana, eh, pwede na nating i-assemble. The Bluetooth device is ready to pair. Okay na guys. Tapos yung switch, yan. Di nyo halata na umiikot yan. Tapos pwede ko siyang patayin para hindi masyadong makonsumo sa battery. Pagka gusto kong buhayin, switch ko lang. Yan, para maging mukha talaga siyang ano, record player. So, yun na guys. Mamaya, lalagyan ko ito ng electrical tape. Okay guys, dito sa step na to, magamit ako ng potentiometer. Yan. Ito eh, yung potentiometer na to ay sira na. Sira na yan. Tapos meron lang ako nakitang takip. Kaya ako meron ganito ay dito ko siya ilalagay. Ayan. Dito. Ayan. Para unting design lang. Tapos magbubutas ulit tayo. Kaya simulan na ulit natin guys. Idikit na natin. Kaya punta tayo sa next step. So, andito tayo sa step na didikit na natin to. Itong dinamo dito sa part na to. Ayan, para ma-fix na siya. Gamit ulit tayo ng glue gun. Kaya, simulan natin guys. So, yun na guys. Next step na tayo. So, andito tayo sa step na eto. Ang gagawin natin ngayon dito ay kung makikita nyo, meron ako dito ang compass. Yan. Kasi gagawa tayo ng pinaka-dis yung karaniyang makikita sa mga record player. Yan. Sa sukat nito ay 10 cm. Yan. Tapos gagawa tayo ng bilog dito sa illustration board. Yan. Tapos na guys. Tapos ang next nyan ay yan. Ito yung center, diba? Yan. Mamaya, bubutasan ko yan. Yan. Tapos, ito yung magiging ano nya, yung kulay itim. Yan. Para magmukha talaga syang this. Yan. Next step na tayo guys. Okay guys, dito sa step na to ay nagamit na ako dito ng tornilyo. Yan, yung maliit. Guys, tapos na. Ang next ko namang ilalagay, ito. Yan. Binutas ako na at nilagyan ko nung screw para natutornilyo dito. So, yun na guys. Tapos na. Next step na tayo. So, yun na guys, no? Nandito tayo sa step na kung makikita nyo, meron ako nang ginawa dito. Yan. Ito yung magsisilbing kamay nung sa may dis. Yan. Tapos, tuturo ko na lang sa inyo kung ano yung mga sukat dito. Yan. Dito sa ilalim na part, yan. Ang lapad niyan ay
kung ano yung lapad ng ruler na ginamit ko. Yan. Tapos, dito naman ay yung lapad nito ay yung kalahati ng ruler. Yan. Yan, 1/2 inch. Tapos yung haba naman nito mula dito hanggang dito ay 14 cm. Tapos dito naman sa part na to, yan. Kayo na bahala kung anong gusto niyong design. Yan, kung gusto niyong flat lang na ganun o katulad nito na may parang paganto. Yan, tapos dito naman sa paggawa naman nito ay ang sukat nito ay ang length niya ay 3.5. Tapos yung width naman niya ay 2.5. Yan, centimeter 'yon, guys. Tapos yung sa dito naman sa baba ay yung length niya ay 1.5 cm. Yan. Tapos kung ano yung sukat dito sa may taas, yan. Nyari dito sa may length niya is 3.5 din yung haba, magiging haba dito sa part na to. Yan. Tapos dito naman ay 2.5 din yung magiging haba dito. Yan. Bali, ang gagawin ko na lang ngayon dito ay tatakpan ko ng illustration board. So, yun na guys. Nabalutan na natin. Yan. Tapos, kung mapansin nyo, may butas yan. Pati rin to guys, may butas. Kasi, papasukan natin yan ng screw. Yan, bali may ganyan yon. Tapos dito. Para may attach natin dun sa may record player natin. So guys, nandito tayo sa step na saan magbubutas na tayo para sa pagtutusukan itong ating screw. Ilagay na natin guys. Yan, para nagaganyan. Tapos nagaganyan. Yan. Tapos, ang next naman natin gagawin ay babalutan na natin to. So, yun na guys. No? Ito na yung finished product natin ginawang DIY record player. Yan. Tapos gagamit ako ngayon dito ng cellphone para sa Bluetooth connection. Yan. Pwede rin tayong gumamit ng flash drive tsaka yung aux connection. Yan. Para sa pagpapatugtog nito, ginawa nating DIY. Yan. Tapos sa pagpapatugtog, gagamit tayo ng no copyright music para iwas tayo sa copyright strike. Yan. Tapos, yan. Sa pagkagagawa kayo nito, i-recommend ko na gumamit kayo ng plywood. Yan, kasi itong ginawa natin gawa lang sa cardboard na dapat sa plywood, kaso wala akong makitang materials. Wala akong makitang plywood, kaya para magawa lang itong DIY na to ay gumamit na lang ako ng cardboard. So, yan. Tapos sa battery, i-recommend ko din na gumamit kayo ng mas mataas na capacity para mas matagal yung magamit. Kasi dalawang pinapagana ng battery na nilagay natin. Isa sa pagpapaikot nitong dynamo, tapos yung sa player. Yan. Kaya mas nire-recommend ko na taasan yung capacity para hindi mabilis malobat. Tapos yung purpose naman ng ginawa kong switch ay para sa hindi ganong malakas yung pagkonsumo sa battery. Yan. May bukod tayong switch para dito sa dynamo natin. Para kung gusto nating paikutin, ito, yung disc na to, yung ginawa nating disc, ay pwede natin switch para gumana. At kung ayaw naman natin, at para makatipid din tayo sa
battery. Yun, pwede nating patayin yung switch. Yan. Kaya, papakita ko ngayon sa inyo. Testing natin. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. O diba? Hindi pa siya gumagana, hindi pa umiikot. Pero pagka sinwitch ko yan, yan. Yan ang purpose nung pagbubukod natin ng switch para hindi makonsumo sa battery. Kung gusto nyong hindi umiikot, pwedeng i-switch off. Tapos kung gusto nyo naman, pwede naman i-switch on. Yan. Para magmukha talaga siyang record player. Pero di Bluetooth. So yun na guys, no, kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo kakalimutan na mag-like at subscribe na rin kayo kung di pa napag-subscribe, at click na rin notification bell para lagi kayo updated sa mga DIY videos ko. Yan. Salamat sa pag-suporta guys, sana patuloy niyo para suportahan.